My God, I hate drugs. Interesado si Health Secretary Francisco Duque III sa anal swab testing na unang ginamit sa Beijing, China. Sa panayam ng DZRH, nung una ay hindi napigilan ni Secretary Duque na matawa nang narinig ang tungkol sa bagong testing kontra COVID-19. Gayunpaman, sinabi ng Kalim na kailangan muna itong pakaralan ng mabuti upang matukoy kung epektibo nga ba ang anal swab testing sa pag-detect ng SARS-CoV-2. Anong swabbing yan? Anal swabbing. Oh, napunta na sa puwet. Sa puwet naman ngayon. Yung nga po eh. Ginagawa sa China. Hindi kaya pwede sa tenga naman. Para makapagpahinga naman yung ilong at saka lalamunan. Hindi, tsaka meron lang ang saliva eh. Meron pang anal sa swabbing. Lalong pahirap. Lumalayo tayo. Oo nga po. Ano, kasi una, laway lang tinitingnan. Di ba? Ba't naman napunta sa pitan? kaya rin, hindi ko na maintindihan eh. Pag-aaralan natin. Mukhang interesting na proposal na yan eh. Sa Cebu naman, bawal munang magluwas ng baboy papunta sa iba't ibang bahagi ng bansa sa loob ng 6 na buwan. Sabi ni Governor Gwen Garcia, bumaba ang supply sa lalawigan matapos mag-export sa mga lugar na may African swine fever. Kailangan daw ang ban para hindi magmahal ang presyo ng baboy sa Cebu. Exempted ang mga piggery na accredited ng Bureau of Animal Industry at papayagan ng Provincial Veterinary Office. Noong nakaraang taon, pinagbawalan din ng pamahalaan ng Cebu ang pag-angkat ng baboy sa mga lugar na may ASF. Magandang araw sa inyong lahat. DTI, nananawagan ako sa inyo at sana ay mapakinggan niyo ito na gawan niyo naman ang paraan na napakamahal na ng mga bilihin ngayon. Gaya nitong pork, no, itong baboy. Dito sa palengke, 409 kilo. Hindi na ito kayang bilhin ng ordinaryong mamamayan. At yun namang mga nagtitinda ay nahihirapan din sapagkat nahihirapan din sila magbenta. Kumukunti din yung kanilang kinikita. Kaya ito ay dapat na may resolban nyo sapagkat dalawa ang problema dito. Hindi na kayang bilhin at hindi na rin nakakabenta ang mga nagtitinda. Kaya DTI, gawan nyo naman ito ng paraan. Sumasabog na itong problemang ito. Ganon din sa mga isda, no? Ganon din kamahal, napakamahal na, halos nagdoble na ang presyo kung ikukumpara ng isang taon. Kaya ito gawan nyo rin ang paraan, no? At ito rin sa gulay, napakamahal na rin. Hindi na rin ito kayang bilhin ng mga ordinaryong mamamayan. Kaya DTI, nananawagan ako sa inyo. Gawan nyo ito ng paraan. Kung hindi ninyo ito maisipan, kopyahin nyo na lang ang ginagawa ni Presidente Marcos. Noong araw, hindi nagmamahal ang paninda ng ganito kamahal. Yung level ng pagkamahal na hindi na halos kayang bilhin ng mga mamamayan. Kaya DTI, nananawagan ako sa inyo at kasama ng aking mga kababayan, gawan nyo ng paraan itong sobrang mahal na paninda. Mga katropa, nakita naman natin ngayon, napakamahal ng mga bilihin. Bakit hindi ito magawa ng paraan? Ang ating food security ay talagang napabayaan. Kaya dapat ibalik ang mga programa na kagaya ng programa ni Presidente Marcos. Dahil noon, matibay ang ating food security. Meron tayo noong mga kadiwa, yung biyayang dagat, Masagana 99. Lahat ng mga tulong sa agrikultura ay ginawa. At lahat ng pamamaraan at siyensa ay ginamit upang magkaroon tayo ng food security. Kaya ito ang dapat na matutunan natin ngayon. Kaya ako nananawagan talaga sa DTI, sa Department of Agriculture, na gawin nila ang mga programa, gayahin na lang nila yung mga ginawa ni Presidente Marcos. Dahil noon, maayos na maayos lahat. Kung hindi lamang tayo ginulo noong EDSA 1 na yan at yung mga Aquino-Aquino na yan, tuloy-tuloy sana ang pag-unlad ng Pilipinas. Ang ginawa nila, siniraan nila ng siniraan si Presidente Marcos upang hindi mapuna ang kanilang mga kawalangyaan. Ang nangyari tuloy, tayo ngayon ang naghihirap dahil sa EDSA-EDSA na yan at yung Aquino-Aquino na yan. Kaya mga katropa, ito ang ating tandaan. Marcos pa rin. Mahigit 50 ang nahuling lumabag sa community quarantine sa Makati City.
Sa isa lang sanang by-bust operation, tumambad pa sa pulisya ang mga taong nagpa-party sa isang club sa barangay Poblacion. Pinagmulta sila ng tig 2,000 piso dahil sa quarantine violations. Bawal pa ang mass gatherings at pabubukas ng mga bar. Naaresto naman ang umano'y drug dealer na dati na ring nahuli ng mga otoridad. Nasabat ang 30 grams ng hinihinalang high-grade marijuana o kush at ilang sachet ng ecstasy. Aabot ang halaga ng mga ito sa higit 50,000 piso. Una nang inihayag ni Health Secretary Francisco Duque na kakausapin niya si Magalong para pag-isipan ang pagbibitiw nito. Sa insidente naman sa Baguio City, nagbayad na ng multa ang grupo ni Yap kasama ang asawa ni Magalong at 31 pang guests ng tig 1,500 pesos. Ang hotel na pinangyarihan ng paglabag sa health protocols, nagmulta ng 9,000 piso. Naghain ng irrevocable resignation bilang contact tracing czar si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ito'y matapos siyang batikusin sa pagdalo sa isang party sa gitna ng pandemya. Ang report hatid ni Anjo Alimario. Dahil sa isang pagkakamali, nagbitiw si Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang contact tracing czar ng pamahalaan. Sa kanyang resignation letter, aminado si Magalong na nasangkot siya sa isang insidente na nakitaan ng maraming paglabag sa protocol. January 17, dumalo si Magalong at ang kanyang asawa sa birthday party ng media personality na si Team Yap. Nandoon daw sila para magpasalamat kay Yap sa pagsusulong nito sa turismo ng Baguio City at pagbili ng art pieces mula sa mga local artist. Dapat daw itinama niya agad ang mga nakita niyang pagkakamali noong gabing iyon. Pero mas pinili ng National Task Force Against COVID-19 na panatilihin sa pwesto si Magalong. So, hindi po namin matatanggap dahil kasi napakalaki po ng ano ng ginawa po ni Benji Magalong sa amin. Talagang hindi po namin talaga matatanggap ang kanyang resignation dahil kailangan po namin siya. Kailangan po siya ng bansa. Todo puri sila sa kanya. He's very professional. And malaking kawalan po sa amin yun. Napaka rare breed of public servant ni Mayor Benji. Bihirang-bihira ang isang nagsiservisyo publiko na unang-una humble enough to admit na nagkulang siya at nagkamali siya. Maging ang health department, suportado si Magalong. We know that the president has that trust and the Department of Health also trust Mayor Magalong, and we also believe that he should remain in that position. Sabi tuloy ng ibang netizens, hinahayaan ng pamahalaan ang incompetence at double standard. Komento pa ng isa, dapat imagbitiw sa pwesto bilang alkalde si Magalong. Iniimbestigahan na raw ng mga otoridad ang insidente, paniniguro ni Galvez mananagot ang sino mang lumabag. Handa naman daw si Magalong na makipagtulungan. Isa pang mataas na opisyal ng militar ang umaako sa pagkakamali kaugnay sa kontrobersyal na listahan ng mga alumni ng University of the Philippines na dinadawit sa mga komunista. Duda naman si Defense Secretary Delfin Lorenzana na magkakaroon ng malawakang epekto sa moral of the Philippines. May ulat si David Santos. Nag-file ng leave of absence si Major General Benedict Arevalo, ang Deputy Chief of Staff for Civil Military Operations ng AFP. Inanunsyo na ito ang AFP Deputy Chief of Staff for Intelligence, ang sinisisi ni Secretary Lorenzana na siyang naging source o pinagmulan ng kontrobersyal na listahan ng mga UP alumni na inuugnay sa New People's Army. Sa isang pahayag, inako na raw ni Arevalo at humingi na rin siya ng paumanhin sa pagkakamali niyang ilabas ang listahan sa kanilang face niya, maglilid na muna siya para magbigay daan sa isinasagawang investigasyon ng AFP. Ayon naman kay Secretary Lorenzana, di na kailangan mag-leave ni Arevalo, idinidiin pa rin ng kalihim si General Luna dahil nanggaling pa raw mismo sa intelligence office ang listahan na tinawag niyang basura. Sinusubukan pa rin nating makunan ng panig si General Luna pero di ito sumasagot sa ating mga mensahe. Patuloy ang investigasyon kung sino talaga ang nagkamali. Pero pinuri naman ng AFP at ng ilang personalidad. Bulungan naman ngayon sa loob ng AFP na tila di raw makatarungan ang pagkastigo kay General Luna. Ayon sa ilang sources,
tila naging sacrificial lamb lamang umano si Luna para humupa na ang mga batikos sa AFP. Duda naman dito si Secretary Lorenzana na magdudulot ng demoralisasyon ang pagkasibak niya, kaya General Luna alam daw ng mga opisyal at ng mga sundalo ang kanilang pananagutan sa principle of command responsibility. Magbitiw bilang contact tracing czar, bagay na hindi tinanggap ng COVID-19 Task Force. Tanong tuloy ng marami, palabas lang ba ang lahat? May report si Anjo Alimario. Dahil sa isang pagkakamali, nagbitiw si Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang contact tracing czar ng pamahalaan. Sa kanyang dumalo si Magalong at ang kanyang asawa sa birthday party ng media personality na si Tim Yap. Nandoon daw sila para magpasalamat kay Yap sa pagsusulong nito sa turismo ng Baguio City at pagbili ng art pieces mula sa mga local artist. Dapat daw itinama niya agad ang mga nakita niyang pagkakamali noong gabing iyon. Pero mas pinili ng National Task Force Against COVID-19 na panatilihin sa pwesto si Magalong. So, hindi po namin matatanggap dahil kasi napakalaki po ng ano ng nang ginawa po ni Mayor ano Mayor Magalong, Benji Magalong sa amin. Todo puri sila sa kanya. He's very professional. Bihirang-bihira ang isang nagsiservisyo publiko na unang-una humble enough to admit na nagkulang siya at nagkamali siya. Maging ang health department, suportado si Magalong. We know that the president has that trust and the Department of Health also trust Mayor Magalong. Pamahalaan ang incompetence at double standard. Komento pa ng isa, dapat imagbitiw sa pwesto bilang alkalde si Magalong. Iniimbestigahan na raw ng mga otoridad ang insidente, paniniguro ni Galvez mananagot ang sino mang lumabag. Handa naman daw si Magalong na makipagtulungan. Resignation bilang contact tracing czar. Una nang inihayag ni Health Secretary Fryad na ng multa ang grupo ni Yap kasama ang asawa ni Magalong at 31 pang guest ng tig 1,500 pesos. Ang hotel na pinangyarihan ng paglabag sa health protocols nagmulta ng 9,000 piso. Tuloy-tuloy ang paghahanda ng gobyerno para sa vaccination program. Sa Maynila, may bagong storage facility na pwedeng pag-imbaka ng sari-saring bakuna. Inilupital kaninang umaga. Sa ngayon, meron na rin daw silang 5 refrigerators para sa AstraZeneca at Sinovac vaccines at tig 2 biomedical freezers para sa bakuna ng Johnson & Johnson at Moderna. 3 refrigeration hospital sa pagbabakuna, planchado na raw ang master list at mock setup ng hospital at nakapagtalaga na rin ito ng backup vaccination facilities. Ayon kay PGH Director Gerardo Legazpi, higit 7 pwedeng mamili ng vaccine brand. Tiniyak naman ni Legazpi na susunod sila sa pamantayan ng Food and Drug Administration.